Paano ka pagluluksaan ka nila kung buhay ka pa? Boss, ano ginagawa niyo dito? Hindi ka pwedeng makabuo ng kahit anong ugnayan sa kanya. Ako dahilan kung bakit nakulong si Camila. Ako ang pumatay kay Javier de la Cuesta. At siniguro ko na si Camila de la Torre ang mapagbibintangan ng pagkamatay niya. Wala, sir. Talk not, wag pikon. Biro lang kita eh. Biro? Relax! Ha? Ano na? Relax! Galing ka yata eh. May regalo din ako sa'yo. Ano ang nagpahuli sa akin? Yung huli bang sinabi ko? Minsan talaga dapat di ko na binubuksan tong bibig ko. Magkaibigan tayo, Agnes. Bakit? Sinabi mo na binago at pinatigas ka ng mundo. Pero andyan pa rin si Santa Camila nilalagay sa pedestal ng lahat dahil sa sobrang bait. Parang puon na tinitingala. Parang puon din sa pagka-inosente. Madaling magtiwala, naniniwalang may pagkakaibigan kahit wala. Alam pala, halika na, bilis! Tigil mo na yan! Nandiyan ni Yaya ka ni Camila. Ano daw, mamimili kayo sa bayan? Sige, halika na! Ay, kailangan ko tapusin to. Kukunin na to mamaya ni Mrs. Tolentino. Ano ba? Itigil mo na yan, baka ipamili ka rin. Sige na! Nay, marami pa akong tatapusin. Tsaka kung gusto niya mamili, hindi mamili siya. At kailangan ko pa sa mama. Tanga! Isa sa mga anak ni De La Torre yun, ano ka ba? Kumilos ka na nga dyan, ano ba? Ikaw na nga kinakaibigan, ikaw pang mayabang. Anong pinagmamalaki mo? Eh, mambubukid ka lang naman. Huwag kang mayabang dyan. Ikaw ang lapit ng lapit nun. Kaya ano pa bang magagawa ko? Eh, lahat ng tao, pati pamilya ko, sinasabing napakaswerte ko daw dahil gusto mo akong maging kaibigan. Wow, ang gaganda! Oh, ang dami! Sabi ko naman sa'yo eh, buti nalang sumama ka. Sabi ko sa'yo, ipapamili ka rin eh. Oh, timupati ako. Eh, wala naman siya ibang bukong bibig kundi yung plantasyon. Tsaka yung plano niya para sa negosyo ng pamilya nila. Kwento niya na yata kanina lahat. Uy, siyempre! Alam mo ba, Agnes, ang bali-balita sa kanya ipapamana ni Don Jacobo ang plantasyon de la Torre. Oh, kaya ikaw, dumikit-dikit ka doon. Dami! Pero alam mo, yung totoo, muhing-muhi ako sa'yo. Lahat ng pagkatao mo, sinusuka ko. Anak ka sa labas, pero nasa'yo lahat. Ano kaya pamalaki mo, yung scholar-scholar mo? Ha? Tingin mo talaga papasok ka dyan? Ewan ko ba sa'yo? O, ayan. Sabi niya sa sulat. Hindi ako natanggap. Wala pong scholarship. Alam mo, sa dami ng gustong mag-apply dyan sa scholar-scholar na yan, ha? Hindi ka matatanggap. Dahil hindi ka naman ganun katalinuhan.
Bakit kayo na hindi? Di ba anak niyo ako, nanay ko kayo? Di ba dapat naniniwala kayo sa akin? Di ba dapat sinusuportahan niyo ako? Eh, mas pinupuri niyo pa yung Camilang yun eh! Ay, Agnes. Pinupuri ang kapuri-puri. Hindi dapat purihin sa'yo. Anong lasing nanay kayo? Ay, 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 ay. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Hindi mo alam sinasabi mo, ha? Ikaw, binababa lang kita sa realidad. Ako, naging ambisyosa rin akong katulad ko. Nangarap din ako ng dilat sa Maynila. Ano nangyari? Nabuntis! Ayan, naging pabigat ka pa. Pabigat, Nay. Nay, ako yung nagtrabaho para sa atin. Hindi lang sa plantasyon, pati sa paglalabada, Nay. Ginagawa ko lahat para sa atin dalawa. Kung ano-ano yung ginagawa ko para sa'yo, Nay. Kayo yung pabigat, eh. Ah, ganun, ha? Ako, pabigat, ha? Nung manumbat, ha? Kaya lang ka pa natuto niyan, ha? Ha? Kaya lang pa, ha? Isusumbat mo sa akin lahat ng mga pinagawa mo, ha? Kaya hindi mo alam ang hirap ko sa'yo! Hindi mo naapatan sa panulim! Susubukan kong kausapin yung Chumodesto mo sa Maynila. Baka makatulong. Kahit kupkupin ka na doon. Salamat, Chang, ha? Gusto ko na ko talaga makaalis dito, eh. Papatulong ko na talaga kahit anong paraan. Parating na sa plaza si Sir Javier de la Cuesta. Diyan naman si Javier de la Cuesta. Lagi daw yan magpupunta dito ng madalas. Alam mo, may babae na naman daw yung bago. Hoy, Agnes, hinahanap ka na ng nanay mo. Magpapasama daw si Camila. Lahat ng lalaki, ikaw yung hinahabol. At isa kang malaking pakialamera! Nung gabi na nakita mo kami ni Javier, Tama na ako, Agnes! Pagtingin naman ako! Hoy! Ano ba? Ano problema sige mo, ha? Sige! Ano? Niligtas kita nun, Agnes! Hindi ko kailangan na magligtas sa akin nun! Pinag-awayan na kami nung gabing yun! Gusto ko maging isang De La Cuesta. Sawang-sawa na ako sa buhay magsasaka. Kaya ayun, nakipagrelasyon ako kay Javier. Pero siyempre, kailangan mong sirain ang lahat, di ba? Gusto mo, ikaw lang yung nakatara sa mansyon. Dapat, ikaw lang may dalakwesta para sa sarili niya! Oh! Yung pakiramdam ng naisahan, Camila, na malamang, mas magaling ako sa'yo. At muntik ko nang makuha ang buhay ng mga anak mo. Tingin mo, Agnes, naniniwala ako sa'yo. Gusto mong maniwala ako sa'yo na ikaw ang lahat ang may kagagawan nun? Ni hindi nga kayang mag-isip ng utak mo ng ganon. Tingin mo may mararating ka? Wala kang kwenta! Anong pinagmamalaki mo, ha? Yung scholar-scholar mo? Bobo ka, ha? Mahina din ang utak mo, kagaya ko! Kaya mananatili ka sa buhay na to, narinig mo. Ha? Mananatili ka sa buhay na to. Nagkamo yan sa bato. Yung utak mo, hindi nga nakaisip ng ibang paraan para umangat, maliban sa dumikit sa isang mayamang lalaki. Kaya hindi ako maniniwala sa'yo na ikaw ang lahat ng nagplano ng lahat yun. Isang lumaki sa yaman at maraming oportunidad na ang magkasabi ng ganyan. Dahil kahit dikit ng dikit ka nun sa aming magkasaka, hindi mo pa rin alam ang totoong hirap at limitasyon ng buhay namin. Pero nakita mo bang nanakit at pumapatay ang iba? Hindi. Ikaw lang! Ikaw lang. Dahil mahina ka! Hindi ako mahina! Mahina ka! Minahal kita. Kaibigan kita. Minahal kita. Hayop ka! Tapos ako hindi! Thank you.
baka minsan magpreno ka. Yung bibig mo parang Armalite. Si Ma'am Camila po. Nasa loob. Bakit? Si Emma po kasi umalis. Sabi nga namin, magpaalam muna kay Ma'am Camila. Pero nagmamadali siya, kaya sinamahan lang siya ng bodyguard. Nako, yan talaga si Emma, girl. May pagkamatigas ang ulo, mother. Ako na lang po magsasabi kay Ate Camila. Hindi, promise, mother. Wala ho akong ibang sasabihin. Pepreno po ako. Ah, hindi, promise, mother. Ate Camila! Ate! Ate, bakit mo bitawan mo ako? Ate, huwag kang lalapit! Kundi wasak liig na to! Pakilagay na lang dito, may kukunin na ako. Yes. Walang lalapit! Bitawan mo na ako! Choke na! Walang lalapit! Papatayin ko talaga to! Sala mo! Sala mo! Sala mo! Agnes! Takbo! Abulin niyo! Bilisan niyo! Dali! Abulin niyo! Emma, ano ginagawa mo dito? Di ba dapat nagpapahinga ka? Alam ba ni Camila, dito ka? Bakit di mo ako pinuntahan? Ang sabi nila, nandun ka raw nung tulog ako. Pero pagising ko, wala ka na. Hinintay kita, Elias. Tinignan ko lang kung okay ka na. Yun lang? Ikaw ang nakahanap sa akin. Yun ang sabi ni Manay. At yun din ang naaalala ko. Ano pang naalala mo? Ma'am! Nawala na po eh! Hindi na namin nakita! Ma'am, may tumawag po. May masama daw nangyari sa ospital. Tinatawag ko ang pangalan mo. Elias! Tinatawag ko ang pangalan mo. At narinig mo ako.
Ikaw ang naglabas sa akin doon. Yun lang. What else should I remember? Kasi nga na, parang masabi ko na siya nararamdaman ko. Wala. Alam mo, Emma, mabuti pa umuwi ka na. Kailangan nagpapahinga ka eh. Baka mamaya, kung ano naman mangyari sa'yo, dapat hindi ka lumalabas basta-basta. Kala ko mawawala ka na sa'kin. Pinakabang ako, alam mo ba yun? Hindi na importante yung nangyari dati. Lahat ng galit, lahat ng hindi natin pagkakaintindihan. Kakalimutan ko lahat ng iyon. Bigyan lang ako ng isa pang pagkakataon na makasama ka. Ang sabi mo, gusto mo nang kalimutan ng lahat. Sabi mo, ay gusto mo lang akong makasama. Nananaginip ka lang nun. Hindi. Hindi, Elias. I heard it from you. Why are you lying? Bakit mo ba tinatanggi lahat ng sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. O ganun lang ba kabilis magbago yung isip mo? Just tell me! Nag-alala ako sa'yo na nalaman kung yun nangyari sa'yo. Pero nung sigurado kong okay ka na, bumalik na lahat. Bumalik na lahat ng mga dahilan kung bakit hindi pwede maging tayo. Ma'am Emma! Nangyari po sa ospital, ma'am. Fabio! Chief! Ano nangyari kay Fabio? I'm sorry, Camila. Meron kasi nagpanggap ni Sanders pumasok din sa kwarto ni Fabio. Tinanggal yung life support nito at saka nilabas ng ospital. Doc, ano mangyayari kay Fabio? Pag natanggal yung life support niya, mabubuhay pa naman siya, di ba? In most cases po, mamamatay ang pasyente pag walang life support. Isang himala po pag lumaban yung katawan niya, lalo't coma po siya for 4 months. No, Chief! Kailangan mabuhay ni Fabio! Hindi siya kailangan mawala! Hindi pwedeng mawala si Fabio! Hindi pwedeng mawala si Fabio! Ginawa mo, Elias. Kung yun yung tama, Tay. Bakit ang sakit? Sobrang sakit. Pinagkakasakit.
pinagkatiwalaan kita. Pinili kong maniwala sa mga sinasabi mo. Kung mali ako... Elias, pinoprotektahan kita. Po yung naka-assign sa basement kanina. Sinurpresa po ako ng nurse, kaya nilabas niya po yung pasyente. Babae yung nurse? Yes po. Kompirmado. Hindi si Agnes ang killer group. May isa pang babae. Look, my love. May pasalubong ako sa'yo. Sabay nating papatayin ang kalagayan ni Camila. Hi, Fabio. Wait for me. I have to dress up for this special occasion. Hindi ko tatanggalin sa'yo ang karangalan na maging isa sa mga biktima ng group. Di ba, my love? Sir, pwede ba makita yung CCTV footage mula sa basement? Sa oras ng pagtakas? Sige po, sir. Hindi ka magising-gising ng mga tao. Tingnan natin kung magigising ka nito. Anong gagawin ka natin, my love? This one? This one? No? What about this one? Okay. Good choice, my love. Napaka-boring mo namang patayin, Fabio. Pero hindi kita pwedeng hayaang mamatay ng malinis. Nang walang kahit isang gasgas na hindi bali-bali, na hindi gutay-gutay. Baka hindi kaiyakan ni Camila. Kailangan wasak na wasak para wasak din ang babaeng kinababaliwan mo! Why don't we start with your eye? I don't think so, my love.
this is too small. This is what we'll use, my love.